Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 69 ng International League. Dahil nga sa ipinakitang play nitong kupunan ng show ko, ang buong manonood ay talaga namang nagulat dahil sa nagawang mapigilan nitong si Rukawa ang binabalak na pagpuntos ni Ken. Ngunit, dahil sa tinawagan ng foul itong si Rukawa, nagkaroon si Ken ng dalawang free throw na agad din naman itong naipasok sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na nilang maitaas sa 4 na puntos ang kalamaan sa show ko. Habang itong si Ken at Ryu naman ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang play nitong si Rukawa. Ibang klase itong may number 11 ng show ko ah. Napakabilis din palang kumilos. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya sa aking likuran. Hindi ko malang narinig ang yapak ng kanyang mga paa. Yan ang sabi ni Ken. Tama ka nga dyan, Ken. Nakakagulat talaga ang ginawa ng may number 11 na yan. Kaya pala nahirapan sa kanila ang dawan dahil sa usay ng dalawang ito. Ngayon, mukhang may dahilan na tayo para magwala sa laban na to ah. Yan naman ang sabi ni Ryo. Habang itong si Morishige naman ay nilapitan itong si Moroboshi. Moroboshi, napansin mo ba yun? Mukhang humina ata sa depensa itong si Anamichi ah. Yan ang sabi ni Morishige. Yun nga din ang napansin ko. Pero ang sa tingin ko, merong iniinda itong si Anamichi. Ngunit, hindi ko lang alam kung ano yun. Dahil basa sa kanyang galaw, mukhang nagpipigil ito. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Tama ka nga dyan. Pero ang pagkakaalam ko, hindi ganyan yung si Anamichi. Dahil kahit na may iniinda ito sa kanyang katawan, buong-buo niya pa rin ibinibigay ang laro niya sa laban. Kaya naman, katakataka talaga ang ipinapakitang laro ng Hanamichi na to ngayon. Yan naman ang sabi ni Morishige. Sa kabilang banda naman, hawak na ng show ko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Sige, ngayon lumapit ka sa akin, Jin. Pero ito lang ang ipinapangako ko sa'yo na hindi niyo na muling makukuha pa ang bola sa amin. Ngayon, kung anong ginawa mo sa akin kanina, titiyakin ko na ibabalik ko yun sa'yo. Yan ang pabulong na sabi ni Ryota. Habang itong si Jin naman ay napansin na naging seryoso itong si Ryota. Kaya naman, napabulong din ito sa kanyang sarili. Mukhang may binabalak ang bansot na to ah. Base sa kanyang muka, parang may plano na siya laban sa akin. Ngayon, kailangan hindi ko siya hayaan na mapalayo sa distansya ko. At oo, alam ko sa aking sarili na kaya kong depensa ng bansot na to. Pero kailangan ko pa din mag-ingat. Dahil base sa larong napanood ko sa kanya, nung laban nila sa dawan, mausay talaga siya sa pagdala ng bola. Kaya naman, mag-iingat ako ng uso upang hindi niya ako magawang lusutan. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Habang itong si Ryota naman ay agad na sinimula ng pag-dribble ng bola. Sabay spin moves pakaliwa. Sabay hugot ng bola at nag-spin moves ulit ito pakanan. Na naging dahilan upang tuluyan ng malito itong si Jin sa ginawang opensa ni Ryota. Kaya naman, nagawang makalusot nitong si Ryota sa ginawang depensa ni Jin sa kanya. Ano? Ang bilis ng galaw niya at ang baba ng kanyang dribble. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabilis sa personal ang bansot na to. Nakainis. Nagawa niya akong magulat sa ginawa niyang pag-atake ah. Yan ang gulat na sabi ni Jin sa kanyang sarili. Habang itong si Ryota naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa nitong si Jin. Ngunit, dahil alam ni Ryota na mahihirapan siya na makalusot sa ilalim ng basket, dahil kay Morishige, naisipan na lang ito na ipasa ng sobrang bilis ang bola papunta kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawa na nga makuha ang bolang ipinasa sa kanya ni Ryota. At nahawak na ni Hanamichi ang bola, mabilis din naman itong binantayan ng maigpit ni Morishige. Hindi kita hayaan na makagawa ng puntos dito, Hanamichi. Ngayon, ihanda mo yung katawan mo. Dahil sa posisyon na to, titiyakin ko na hindi ka makakaporma sa akin. Yan ang sabi ni Morishige. Talaga ba bakulaw? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil matagal kong inensayo ang gagawin kong tira ngayon. Kaya naman, humanda ka din. Dahil malabong magawa mo din ako mapigilan. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay bunggo sa depensa nitong si Morishige.
sabay talon at gumawa ng isang fadeaway na agad din namang pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 20 puntos ang kalamangan ng Kuso sa kanila. Nalabis na ikinagulat talaga nitong si Morishige. O ano? Isang fadeaway pala ang plano nitong si Hanamichi? Hindi ko yun inaasahan na. May mga panggugulat na galaw din pala ang mokong na to. Akala ko pa naman, gagawa siya ng slam dunk. Pero hindi pala. Grabe, ibang klase ka na talaga. Nagawa mo nang ma-perfect ang tirang fadeaway. Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili. Ayos! Nagawa na namang makapuntos ni Hanamichi. Angusay mo talaga, Hanamichi! Sige, huwag kang magpapatalo sa mga malalaro ng Kuso. Huwag mong hayaan na matamba ka nila kayo ng malaki. Go, Hanamichi! Kaya mo yan! Yan ang sigawan ng mga tropa ni Hanamichi. Aba, mukhang nagpapaligsaan ata yung may number 14 ng Kuso at number 10 ng Shouko ah. Halos sa kanilang dalawa nagmumula ang mga puntos na nagagawa nila. Ano ba talaga ang gusto nilang patunayan? Mukhang nagpaparamihan sila ng puntos ah. Mukhang ganun na nga kaibigan. Ayaw nilang magpalamang sa isa't isa. Gusto nilang manalo sa laban na to. Ngunit, isa lang ang dapat manalo. Kaya naman, ginagawa na agad nila ang lahat sa laban na to para hindi na sila magabol pa sa kupo na nalalamang sa kanila. Yan naman ang sabi ng mga manonood. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Ryota. Nice pass, Kulot. Buti hindi ka nagdalawang isip na ipasa sa akin ng bola. Yan ang sabi ni Hanamichi. Malamang, sino pa ba ang papasaan ko? E di yung kaibigan ko na. At baka nakakalimutan mong best point guard ang kakampi mo. Kaya naman, gagawin ko ang lahat, mapasaan ko lang kayo ng maayos. Yan naman ang sabi ni Ryota. Nang biglang nagsalita itong si Maki. Huwag na kayong tumanga dyan. Humanda na kayo para sa depensa. Dahil siguradong babawi ang Kuso sa atin. Hindi yan papayag na hindi sila makabawi. Nakita nyo naman siguro ang kaya nilang gawin sa laban. Kaya naman, hindi tayo pwede magpabaya dito. Yan naman ang sabi ni Maki na naging dahilan upang agad na dumipensa ang kupuna ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuso ang bola at tinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Magaling ang ginawa mong paglusot sa akin kanina, Bansot. Nagawa mo talaga akong mapahanga doon. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na ako naman ang babawi sa'yo. Kaya naman, humanda ka. Dahil sisiguraduhin ko na mapapanganga ka din sa gagawin kong pag-atake sa'yo. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Matalimang tingin ng lalaking to ah. Parang gusto niyang patunayan na hindi ko siya magagawang pigilan. Sige nga, tignan natin kung magagawa mong makalusot sa depensa ko. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay sinimula na nitong dumipensa na mahigpit. Habang itong si Jin naman ay mahinahong idinidribble ang bola papunta kay Ryota. Mukhang ginagamit na ni Jin ang kanyang special technique doon sa kulit na Bansot na manilaro ng Shouko ah. Yari ka ngayon, Bansot. Siguradong hindi mo yan magagawang pigilan. Yan ang usapan ng mga tagahanga ng Kuso. Habang itong si Jin naman ay sinimula na ang umatake sa depensa ni Ryota. Sabay isang fake na mag-i-spin moves pa kaliwa nito. Sabay hugot sa bola at nag-fake ulit na mag-i-spin moves pa kanan. Ngunit, ang totoong plano nito ay mag-double crossover pa kaliwa ni Ryota. Habang itong si Ryota naman ay talaga namang nalito sa ginawang galaw nitong si Jin. Kaya naman, nagawa ng makalusot nitong si Jin laban sa depensa ni Ryota. At ang nakalusot na itong si Jin, agad din naman itong huminto. Sabay tumalon at gumawa ng isang jump shot. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa kay Jin. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas na naman nila sa 4 puntos ang kalamaan sa Shouko. Habang itong si Ryota naman ay hindi na nakakaibu pa dahil na nga sa natulala ito sa ginawang play ni Jin sa kanya. Ang galaw na yun! Parang parehas ng kay Maki. Ngunit, mas mabilis ito. At mas malinis ang galaw ng lalaking ito kumpara kay Maki. Mukhang mahihirapan talaga ako sa kanya. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang nakatingin kay Jin. At itong si Aya ko naman ay medyo na-alarma sa kanyang nakikita. Kaya naman, agad nitong kinausap itong si Coach Ansay. Coach, parang mismatch ata ang nangyayari na to ah. Dahil hirap itong si Ryota na masundan ang galaw nitong si Jin. Mukhang dapat na nating gamitin si Fujima para masabayan ang lalaking yan. Yan ang sabi ni Ayako. Magandang naisip mo, Ayako. Ngunit, gusto kong bigyan ng mahabang playing time itong si Miyagi. At alam ko makakagawa ng paraan yung si Miyagi sa laban na to. Marami pa siyang maipapakita sa atin. Yan naman ang sabi ni Coach Ansay. Habang itong si Ayako naman ay napatitig na lang kay Ryota. Sabay na pabulong ito sa kanyang sarili.
Malaki talaga ang tiwala ni Coach Hansay sa mga manlalaro namin. Ngayon, kailangan ko din magtiwala sa mga player namin at hindi maging kabado sa laban. Sige Ryota, galingan mo. Alam kong kaya mong makaisip ng paraan para makabawi sa lalaking yan. Yan naman ang sabi ni Aya ko sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 69 ng International League.